ito gagawin natin, color fashion with highlight na pag-iisahin lang natin ang dalawa. Kasi minsan maraming ini-individual, una-muna highlight or color, tapos yun nga, hindi nila pinagsasabay. So, ang gagawin natin ngayon dito, pagsasabay natin yung highlight tsaka color. So, panoorin nyo yung gagawin natin, guys. Okay na? Mm-mm. So, guys, ito na nga po. So, ayan, in-highlight muna natin siya. And then, after nito, sasabay na po natin yung kulay. So, ito muna pagsisection na ginawa ko para alam ninyo ang pagkukuha ng highlight na even. Ito yung tinatawag na even highlight. Iba po doon sa highlight na tawag dito, yung sabog-sabog. Iba po yon. Ito naman po yung even. Ibig sabihin ng hiwa-hiwalay po siya, pero malilit lang po yung kuha. Okay, guys. So, may idea na kayo. So, ganyan lang po ang kuha, guys. So, hindi po siya gaano kakapalan, pero kailangan nag-hiwa-hiwalay po siya. So, pag ganyan pa po tayo nag-i-start, pero ito, pinapakita ko lang sa inyo para alam niyo kung anong pag-a-apply ng even highlight. Ayan, guys. And then, mamaya checkin nyo po yung mga part na iba. Kasi meron po kasi dito iba na kala nyo na kulayan na, pero meron pa palang part na hindi. So, kailangan check nyo rin siya, guys. Kasi minsan meron dyan yung hindi siya nagpapantay. Lalo na, meron mga part dyan na medyo dark ha. Meron dyan part na light na. So, kailangan i-blend nyo rin siya. And check din. Kasi mabilis po yan mag-activate. So, ganyan. So, yan. Tapos, ipit lang po, guys. Ayan. So, after nito, guys, magkukulay na po tayo at isasabay po natin yung kulay dito. While nakalagay yung highlight, so isasabay po natin yung kulay, guys. So, yan. After nyan, kuha po kayo dito ng konti para at least pang siya. Ayan, guys, ha? So, yan. Ayan. Saka kayo kukuha kayo sa ilalim. Ito yung last na to kasi madami na pag sobrang dikit-dikit na yung highlight, hindi na siya highlight yung matatawag. Baka magmukha na siyang kulay. So, ganyan lang, guys, ang pagkukuha. Okay, guys. Alam nyo na. Ayan. Tapos, ganyan nyo lang po ito. Ayan. Ayan. So, napaka-simple lang, guys, nyo. So, very gentle lang ang paglalagay kasi po, kailangan lang gandahan lang. Konti lang. And then, ganyan po. Okay, guys. Patch up ba? And then, follow next sa coloring na po tayo, guys. So, after nito, magkukulay na po tayo. So, ganyan lang, guys. So, makita nyo yung, yung sectioning. So, okay? Ganyan po, guys. So, ganyan na. So, ganyan lang po siya, guys. Kasimple. Ito pa yung huli. Kailangan ganyan. So, divide lang po siya sa ayan. Inibite ko lang po siya sa check lang siya. And then, check nyo po muna bago kayo matapos. Check nyo muna, guys, kung medyo hindi pa siya nagpapantay. Pag sa tingin ninyo medyo dark, patungan nyo po ng konti. To make it lighter. Kasi may patuloy nga sinabi ko sa inyo, may mga part po dyan na hindi pa siya masyado naglo-light. So, babalik-balikan nyo po, guys. Huwag po kayo makontento pag nilagyan nyo na foil tama na. So, kailangan check nyo rin siya. Pero kasi yung mga nag-highlight pag nilagay ng foil, okay na. Pero pag tinanggal na yung highlight, hindi pala pantay. So, check nyo, guys, ha. Napaka-importante yung pag-check. So, yan. Check ulit natin yung dito. Itong una natin nilagyan. So, check po natin siya kung nagpantay na. Pag medyo dark pa katulad niya, lagyan nyo pa po. Ayan.
Kasi pag hindi nyo nilagyan yan, hindi po yan magpapantay. Okay guys. Ganyan lang po kasimple oh. Para po mamaya mag-blend na po siya totally light. Okay. Ang ginagawa po namin to kasi may gray hair po si ma'am. So gusto niya mangyari yung gray hair niya. So even na tumubo, hindi maging obvious kasi magbi-blend lang sila sa highlight. So yun po ang purpose niya kaya siya nagpapa-highlight. So ayan guys, nakita niyo oh. Oh, di ba may pagka-dark-dark pa? Papatungan nyo lang yan guys. Oh. To make it blend. Napakadali lang to guys. Hindi po kayo ano. Basta, gentle lang po ang pag-apply. Ingatan nyo pong huwag didikit sa anit. Kasi pag dumikit po sa anit yan, magiging madumi yung highlight niya. Pero mamaya pag kinulay natin, so tuturo ko sa inyo kung paano maiwasan yung hindi dumikit sa anit. Yes. Okay. Follow next sa coloring na po tayo guys. So guys, eto na. Sasabay na po natin ng kulay. So, maingat lang po sa pagkukuha ng section kasi po baka po maghalo-halo yung bleach ay yung highlight at saka kulay. Doon, kailangan po hindi na-apektuhan yung hinighlight ninyo. So, pwede naman po yun. Basta gentle lang po. So, ganito lang po procedure niya, guys. So, unahin niya muna yung mga mahaba. So, yan. Papansin niyo po yan. And then, pagdating dito, hindi niyo pwede pa ganun. So, kailangan pa ganun ng hagod. Okay? Kasi pag pa ganun po, papasok po yung kulay doon. So, ganyan po yung hagod. And then gentle lang po. So kailangan maingat lang po kayo sa pag lalagay ng kulay while nakalagay po yung highlight. So kailangan. And then mossify din po. Huwag po yung basta lang yung lagay. And then section. Tapos kuhain uli ito. So get nyo na. And then ingat lang po sa pag lalagay. Kasi po, baka malagyan yung mga part na highlight na naka-separate siya. So, okay na. Nakuha nyo na yung technique po. So, at least na-educate ko yung iba, yung mga baguhan pa lang. So, may idea kayo. Hindi ko naman ito pagraramot. Yung iba po, nagdadamot. Pero ako, makaligayahan ko na mag-share. Bahala na kayo kung gusto nyo ibalik sa akin. Hindi. Basta ang mahalaga na na-share ko yung talent ko tapos. Kayo yung mga nanonood dyan na hindi masyadong, baka isipin nila nagmamagaling. Hindi po ah, hindi ko sinasabing magaling ako. Siguro, may technique din kayo. Iba nga lang yung technique ko sa technique nyo. So may kanya-kanya tayong technique. So, kung gusto nyo, share nyo rin yung technique nyo. Wala naman nagbabawal eh. Diba? Pare-pareho lang tayo. Maganda kasi. Oo. So, nasa inyo yun kung gusto. Hindi po siya nagdadamot, pero nagmamaganda lang po siya kasi maganda. Oo, ganun. Ako yung nagmamagandang loob lang. Para? Ganda na kalooban, maganda diba? Pa. Ganyan diba? Lang siya. O, di ganyan lang guys kasi. Ganyan so, kaganda si Manay. Kailangan maingat lang po yung paglalagay. Yung tipong hindi magdidikit-dikit yung highlight. Yung hinighlight nyo doon sa kulay. Kailangan hindi maapektuhan yung highlight. Okay guys. So, check nyo lang din guys kung may mga part dyan na hindi nalalagyan. So, napaka-importante yung pag-check. Pataas po guys ang paglagay ha. Ganyan, pataas. Hindi pa ganun ha. Bago ganyan. Para hindi pumasok yung kulay doon sa loob. Okay? Ganyan lang guys kasimple. So, alam nyo na, unahin nyo po talaga yung dito sa... Mas madaling proseso yan, no po? Actually, marami yung nag-highlight na ini-individual nila, ang hinihiwalay nila. Ang ginagawa pa nga ng iba, kinukulayan muna, tapos bago i-highlight. So, di ba? Maraming gumawa. Pero
sa ibang bansa po, pinag-iisa na po yung highlight tsaka kulay. Yun ang mga style po sa ibang bansa. Pero yung mga sa dito sa local sa atin sa Pilipinas, marami pa rin gumagawa na kukulayin muna, tas sa highlight, papatuyin muna yung kulay, saka i-highlight. So, bukod dun sa double time po yon, at saka naapektuhan po yung tinatawag na high ano kulay dun sa hinighlight nyo. Nagpa-change po siya. Unlike dito, makikita nyo na yung result talaga nung highlight nyo, tsaka kulay. And then, pwede nyo tanongin yung client kung gusto pa niyang mag-blend, i-blend pa. Halimbawa, napalight nyo na masyado yung highlight, pwede naman po mag-turn down yun to make it a little bit darker. Or gusto niya pa mas lighter, pwede rin yun. So, pag once na napatungan na yung highlight ng ibang kulay, mahirap nyo na po siyang ibahin kasi napatungan po, magwa-was out po yun. So, napaka-importante po yung pag masisilip na ng client, pakita nyo, okay na po ba yung light na yan? O gusto mo ba medyo i-dark? So, maa-adjust pa po yun. Pero pag hiniwalay nyo, tuloy na kayo, tapos nag-highlight kayo, mangyayari, pag nag-change kayo ng kulay, mahirapan po kayo. It's either dalawang kauwian lang po yun, mag-fade out siya, or mag-iibang kulay. So, hindi nyo na ma-achieve yung kulay na gusto ng client. So, ganyan lang po guys, tapos baba nyo ganyan, o, baba, 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 yan. Tapos, dito na naman tayo. Ganun lang kasimple guys, o. Diba? So, dito na naman tayo. Okay na guys? O, dito paglalagay po, pag ganyan, o. Yan. Huwag po papasok sa foil. Kailangan papalabas dun sa foil. Yan. Importante po yan, palabas. Para po, hindi na-apektuhan yung Pinoy nyo. Tapos ganyan lang guys. Oh, papasimple. O, oh, diba? And then, ganyan lang po siya kasimple guys. Okay? So, okay. Follow up next nyo po mamaya after nito matatapos. Mabilis lang po to. So, for 30 minutes, pwede na po siyang i-Brazilian. Okay guys? Sige, opo muna. Natin siyang color. So, sinabay po natin yung highlight tsaka kulay. Nakita nyo naman yung ginawa natin proseso, di ba? So, maingat lang po tayo. Ngayon, kung maglalagay po tayo ng kulay, be sure na itaas nyo po yung highlight. Kasi, baka mamaya dumidikit na to. Kasi, umaano po yan. Kaya ako nilagyan ng clean wrap para hindi po bumaba. Kasi, bumababa pa yung pag nag-overheat itong highlight, naglo-loose po sila, lumuluwag. So, bumababa. So, lumilitaw yung parang ito. Napapansin nyo kaganina yung lumilitaw ito. Yan. So, lumilitaw, bumababa. Yan. So, kailangan i-hold siya. Yun po ang work, ang ano ng clean wrap. Tsaka yung para yung heat niya mag-spread, hindi yung mapunta lang yung heat niya sa ibang part. So, pantay po yung init niya. Okay, guys. Yun lang po ang tamang proseso ng highlight with color in one processing. Okay, guys. Follow next, Brazilian. Inalagyan na po natin siya ng Brazilian. Papamansin na lang to final. I-final na po yung plancha. So, ito na finish siya. Makikita nyo po ito mamaya pag natuyo na. So, while pinapatuyo po na natin muna yung Brazilian, tapos nito, yun na po siya. Kasi depositing treatment po yung Brazilian. So, yan po. Matapos na po siya. Okay. Parang ganyan. Okay. Ito na po. At tapos na natin siya. Tapos na po natin siya. Blower. Ngayon, haguran na lang po natin siya ng plancha. So, yan po yung lumabas. So, mamaya mag-final. Tapat mo yung camera dito mamaya. So, nakita nyo po yung blending ng kulay ng highlight niya, no? So, from here, kapita tutok mo dito. Tok-tok. Ayan. From here, makita nyo si tok-tok. Nakita nyo po yung blending ng highlight niya. Hindi pa ito napa-plancha guys ha. Kasi, pinolower muna natin. So, mamaya makita nyo yung final touch. Nakita nyo yung pagkapantay-pantay na punong-puno yan ng puti kanina. So, actually, dito madami siyang puti. So, papakita lang natin. So, yan po. Pansin ninyo.
So, yan po yung base niya. Kaganina ang daming puti niya dito. So, ayan po. Nagbuka na pong highlight yung ilan. Ayan, highlight na po siya. Sumabay na yung puti dun sa highlight. And then, yun nga po. Ayan, napansin nyo, no? Nag-blend. Kasi yan lang po yung nangyari dun sa... Yan po yung even highlight na agwat po siya pero maliliit. Pansin nyo, guys. Yung pag-sectioning na ginawa natin. Tapos, pansin nyo yung pag bumaba siya ng ganyan. So, yan. Diba guys? So, yung bang ano niya, yung kulay niya nagle-level lang. So, guys, makikita nyo ang final dito mamaya. Okay, cut off mo. Pinaplantya na po natin siya ito ng final. Nakita nyo po yung highlight niya sa loob. So, yan. Ano nyo guys, yung buhok niya kasi, hindi naman siya talaga kulot. Napabayaan lang ni ma'am kasi daw ay nakakagamit siya ng menthol shampoo. That's why, nagkaroon siya ng parang poro sa dulo. So, bumuhag-hag po yung dulo ng hair niya. Pero hindi naman siya kulot. So, advice lang guys, iwas lang ng mentholated shampoo na mababad yung dulo. Ngayon, kung di na dandruff po kayo, paggamit po ng menthol shampoo, while, pwede naman po yung gamitin, pero kinakailangan, habang hindi pa kayo naliligo, babad nyo na po yung menthol shampoo sa anit nyo. At huwag nyo hayaan yung menthol shampoo ay mababad sa buhok. Kailangan sa anit na. Kasi pag nababad po yung menthol shampoo sa buhok, especially pag very sensitized katulad nito, nagbubuhag-hag po, pumuputok yung mga fiber niya. So, napaka-importante yon. So, kaya doon niya nakuha yung parang buhag-hag yung dulo ng hair niya. So, ang advice ko lang dyan, every time na magsha-shampoo siya, sa anit lang, and then avoid the lang mentholated shampoo. Magkat maaari. Tapos, sha-shampoohin po yung anit, and then, pagkatapos, pag-focus lang sa anit ang pagsha-shampoo, kasi, nasa anit lang naman yung dumi ng hair natin, wala naman sa dulo. Pagdating po ng conditioner, sa dulo na lang po tayo mag-focus, iwasan naman natin yung anit kasi nakaka-dandruff po pag hindi masyado nabanlawan yung anit at nababad yung conditioner doon. So, it's either mag-oil yung anit mo o kaya dandruffin ka, yun lang ang mangyayari sa anit mo kapag hindi nabanlawan masyado sa anit. Kailangan po yung conditioner na iiwan dito sa dulo ng hair, wala sa anit. Okay guys, tsaka yun nga, pag magpapatuyo naman, kinakailangan yung buhok, yung kudulas doon sa dulo, hindi nirarab ng tawel. Iti-twist lang po yung tawel kasama yung hair, kailangan ina-absorb lang ng tawel yung tubig doon sa hair, and then yung conditioner dapat naiiwan. Maghahalaga po na naiiwan yung dulas dito sa dulo o hanggang dito. Para po yung magpo-protection sa buhok, para naiwasan din po magkaroon ng parang tinatawag na pagpuputok-putok o yun na parang nahihirapang hinag-supply. Parang lotion din po yung kasi, yung conditioner. Baga yun ang lotion sa hair. Inuulit ko sa yung mga vlog ko, ganun, di ba, paulit-ulit na lang ako ganun. So, paratis po, ma-remind po sa inyo na yung tamang pagko-conditioner at saka pag-shampoo, eh ganun. So, okay guys. So, alam na ni ma'am kung anong dapat niyang gagawin. So, nitindihan mo na. So, para maiwasan, iwas masyado ma-shampoo yung dulo. Pwedeng bugbugin ng conditioner, pero huwag bugbugin ng shampoo. Ang dumi ng hair natin na sa anit, wala sa dulo. Pag pinapawisan lang tayo, doon dumidikit sa anit, hindi na sila nakakarating dito sa dulo yung pawis. Yan lang siya na bababal. So, that's why doon ka lang mag-focus ng shampoo. Pagdating dito sa dulo, wag na. Kasi wala naman, maliban na nga lang kung ng track and field ka, pawis na pawis ka, basang-basa, buko talaga yung dapat shampoo siya. Pero kung sa tingin nyo naman, hindi naman kayo pinawisan ng gusto, at tingin ko naman eh, parang hapyaw lang yung pawis nyo, doon ka na lang sa anit mag-shampoo, wag na yung dulo, kasi wala nang ano yan, pagbugbog na ang hair, wag masyadong bugbogin na ng shampoo, kasi lalo silang nabubugbog, lalo silang nadadry. So katulad niya, binaresilyan natin, pag nag-shampoo ka ng menthol at nasobra ng shampoo, bubuka na naman yan. So, sayang lang yung Brazilian mo. Para ma-maintain yung matagal, alagang hiyang conditioner. Yun lang guys, at maraming salamat. Eto guys, thank you. Ayan, si ma'am. O, nakita nyo na yung gawa. Eto po yung kagarina. Tingnan mo dito. Ayan. Yan po yung kagarina na highlight color na pinagsabay. So, ito na po. Tapos na po siya. Pina-final touch na lang po natin siya. Kasi, kailangan po kasi sa Brazilian, medyo pinaplancha siya. Huwag naman yung plancha ang plancha kasi hindi naman turiban.
So kailangan lang humiga yung fiber. Yun lang naman importante doon at pumasok na yung ano ng Brazilian sa hair niya. Yung moist. Importante lang po yun, yung work ng Brazilian. So mapapansin nyo, pag nagpa-flat na yung dulo, ayun. Tapos mamaya lalagyan natin siya ng serum para totally final. Makakatulong din yun. So nakita nyo na guys, yung pagka-flat ng hair niya. Hindi naman siya kulot eh. Buhag-hag lang. At napabayaan. Okay guys. So yan na po guys. Opo muna, mamaya pag pinali. Sige lang. Sandali na. So guys, eto na po yung finished product. Tutu na po siya. Bagong init. Pwede na po siyang kainin, Joe. So eto guys, ayan na o. Lagyan na lang natin yung serum. So, medyo pahapiraman na lang po natin siya ng malamig. Kasi yan. So, na-Brazilian na po siya. Ay, tutok mo lang, Dai. Patuloy na sa in-advise ko sa kanya na iwas na lang ang mentholated shampoo gawa nakakaano nga po talaga ang mentholated shampoo, nakaka-dry. Kung nagme-menthol po kayo ng shampoo, medyo iwas lang po guys, kasi pag porous na po yung hair natin at na-shampoo natin ng menthol, magbubukahan po yung dulo. Ngayon, kung may dandruff naman kayo, huwag niyo iwasan yung ma-shampoo ito. Magbabad na lang po kayo ng mentholated shampoo sa anit nang hindi pa basa yung buhok, yung binababad niyo for 5 to 10 minutes. And then rinse pass para hindi mababad yung ment na shampoo sa hair. Kasi kung very sensitive yung scalp ay yung hair niyo, magbubukahan po yun. So, importante dun lang tayo sa scalp, magbababad ng mga mentholated shampoo or mga tinatawag na treatment. Iwas po yung hair. Bawal po kasi ang menthol sa mga nagpapakulay, nagpapariban. Okay, guys? Thank you and God bless you. Babu! Okay. Opo na.